Kinuskusan na ang kampanya ng presidential at vice presidential candidates habang papalapit na ang eleksyon. Kaya naman kahit weekend, tuloy-tuloy ang panunuyo nila sa mga botante. Nasa frontline ng balitang yan si Ryan Ang. Sa grand rally sa Macapagal Avenue sa Pasay nitong Sabado, nag-celebrate ng kanyang birthday si Vice President Lenny Robredo. Higit 4,000 mga taga-suporta ang dumalo. Sa gabi nito, official kong ini-endorse ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Lenny Robredo! Star-studded ang rally. Sa kanyang speech, ikunento ni Robredo ang pagiging tampulan niya ng fake news. Kaya pakiusap niya, huwag deadmahin ang fake news. Sabay-sabay po tayo sa laban na ito. Sa pagbukas po natin ng ating mga puso, sa pagpahaba natin ng ating mga pasensya, siguraduhin din natin, pinapalitan natin ang mga kasinungalingan ng katotohanan. Sa Nueva Ecija mag-iikot ang Lenny Kiko tandem ngayong araw. Sa Metro Manila rin ang kampanya si Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte nitong weekend. Noong Sabado, bumalik ang unit team sa Maynila na kailang baluarte ni Mayor Isko Moreno. Muling inihayag ni Marcos Jr. na suwak ang tandem nila ni Mayor Sara para sa bansa. Sinday Sara galing sa Dapaw, sa Mindanao. Ako naman ay galing ako sa Norte. At kaming dalawa ang galing sa magkabilang dako ng Pilipinas. Kung kaya namin magsama sa aking palagay, kaya rin nating ipagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Nasa 14,000 Bongbong Sara supporters ang dumalo sa Manila Rally. Dinagsari ng unit team sortie sa Taguig kung saan may libreng t-shirt printing ang mga taga-suporta. Sa prayer rally naman, dinaan ni Senator Manny Pacquiao ang panunuyo sa mga taga San Juan City kahapon. Mahigit 12,000 nagpunta sa tinuturing na grand rally sa pinaglabanan shrine. Sa unang pagkakataon, may kinatawanan sa kampanya si Representative Lito Atienza. Paglaban sa korupsyon ang muling pangako ni Pacquiao. Palalakasin din daw niya ang ekonomiya ng Pilipinas. Gusto ko na maunlad ang ating bansa. Gusto ko na ang mga Pilipino hindi na mangarap para pumunta sa abroad para magtrabaho. Ang gusto ko, bayan! Ang gusto ko, yung mga taga-ibang bansa, sila naman ang mangarap pumunta rito para magtrabaho. Sa Northern Samar ang kampanya ni Pacquiao ngayong Lunes. Nag-town hall meeting sa San Jose del Monte, Bulacan, sina Calorie de Guzman at Walden Bello. Handa raw silang santabi ang anumang schedule para makadalo sa COMELEC debate sa April 30 at May 1. Kailangan yun eh. Nang sa ganun ay magkaroon ng batayan o tuntungan na konkreto yung ating mga mamamayan sa baba na magkaroon ng debate sila, magkumbinsihan sila. Sino ba ang may matinong plataforma? Sa Tondo, Maynila, nakatakdang mag-ikot sina Calorie de Guzman at Bello ngayong araw. Nagbabalita mula sa frontline. Ryan Ang, News 5.